Hello everyone! Nandito ngayon tayo sa aking maliit na kitchen. Magbe-bake ako ngayon ng Greek cream cheesecake. Mas maganda to kaysa bumili tayo sa labas. Para alam natin kung ano ang mga nilalagay natin ingredients. Tulad ko minsan, kailangan ko ng healthy food. So, kasi hindi ko alam kung ano yung mga nilalagay sa labas. Kaya kailangan kong mag-inquire kung ano yung mas maganda. Pero ito nga is... kumbaga itong bread na to is pwede rin pang dessert eh. Bread siya sa, kumbaga pwedeng, itong bread na to pwede mong lagyan ng ice cream or so. So mamaya, makikita nyo kung ano yung finished product ko. Ito yung mga ingredients ko na gagawin. Nahinalo ko na kanina. All-purpose flour, sugar, white sugar. 6 pieces of eggs, vanilla, 1 pack of cream cheese, nakalagay na kasi sa ref ang baking butter, ito siya, 1.5 packets of butter, any kind of butter, or any brand, I think it's salted or non-salted, up to you kung may salt kang gusto mong ilagay. Pero mas maganda is gamitan mo ng parehong unsalted saka salted. Pag haluin mo, mas maganda para hindi ka na maglagay ng asin. Yan, ito ang mga ingredients ko sa paggawa ko ng cream cheesecake. Bread cream cheesecake. Ito na ang aking ginagawang cream cheesecake. Bread cream cheesecake. Napaghalo-halo ko na ang lahat ng ingredients. Ang 3 cups of refined sugar. Vanilla, 2 tablespoons. 6 eggs. 3 cups of flour. Sifted. Katatapos ko lang. So, ngayon ilagay ko na sa lagayan upang i-bake ko na siya ng mga 1 hour or more for about 300 Fahrenheit na oven. So, ngayon is ilalagay ko na siya sa oven. Okay, buksan na natin. Okay, heto na siya. Naka 300 na siya. 300 Fahrenheit. Nawaw na ako kanina pa ako eh. Okay, now, lalagay na natin sa loob. Maghihintay lang tayo ng mga about an hour or more. Okay, close ko na, no? Okay, yes. Okay, ngayon naman ay oorasan natin para hindi ako mamali mamaya. Check ko siya after 30 minutes. Then check ko ulit siya after 30 minutes. Okay. Yan ang buhay ko. Kasi mas magandang gumawa ng sarili mong bread kaysa bibili ka. Kasi alam mo kung ano yung takal ng sugar, ng salt, at alam mo rin kung ano ang mga nilalagay. So, malay natin sa labas kung ano yung mga hindi healthy na inilalagay nila. Hindi naman ako nag-alilangan, pero mas maganda yung sarili nating gawa. Okay? Okay, hintayin lang natin siya ng mga 1 hour. Tapos check ulit natin kung okay na. Time check. After 1 hour, yan na ang result ng ating binibake na bread cream cheese. Almost done na siya. Check ko siya mamaya pag medyo alam ko nang nagbabrown na yung taas. Sa ngayon is nagre-raise pa lang siya. Baka kasi mag-flatten pag
inopen ko yung oven, so mamaya pa natin ng konti i-open. Pag alam kong medyo brown na yung taas niya, tapos titest natin siya, ipiprick natin ng toothpick or yung ng barbecue stick. Titingnan natin kung may sumasama pang flour sa stick. So pag meron pang sumasamang flour sa stick, meaning hindi pa siya done well. Mayroon na akong hinanda ngayong rack dito para pagpapatungan natin ang cake mamaya pag alam natin na luto na. Ngayon, i-check ko na ang aking ginagawang cake. Oh my gosh! Wow! Wow! See? Out! Okay, mainit. So, akin na muna siyang itetest ngayon. Kung okay na siya. Wow! Very nice. Okay, ititest natin siya ngayon. See? Okay, medyo pagkalipas ng isang oras at kalahati. Yan ang result niya. Pero ititest pa natin siya ngayon. Kailangan niyong gumamit ng gloves. Sunog na yung gloves ko. Para ingat lang na mapasok kapag kinuha niyo ang inyong binibake sa oven. Okay, malikot ang ating camera. Kung meron kayong screwer or kahit ganito, kasi wala yung screwer ko ngayon eh. Nalimutan ko na kung saan nalagay. Meron akong barbecue stick dito. Pricks lang natin yan. Then, okay, kita nyo. Tinusok ko lang siya. Kasi pag makikita nating parang wala na siyang naiiwang flour dyan sa may stick. So it means medyo parang luto na yan. Yan ang aking ready-made na bread cream cheesecake. See? Haha. That's our traditional cake from grandma. Pinamana niya yan sa akin. Yan ang dadalhin ko habang ako ay nabubuhay. Kaya nagpapasalamat ako kay grandma kasi yan ang iniwang recipe niya sa akin. So, pero sa ngayon, siguro okay na to kasi medyo brown na rin yung loob. Mamaya, babalik na rin natin siya para makita nyo ang design ng ilalim. Yan na siya. Ilileave natin siya ng mga 20 minutes or 15 minutes para mag-set lang siya para kinuha na natin sa tin, hindi siya kakapit. Then, ngayon is papatayin na muna natin tong oven ko. Kasi alam ko na na medyo okay na siya. Okay, alisin natin ang yes. Okay na, heto na ang aking natapos na cake. Inihaan ko na siya from the oven. Kinuha ko na siya doon. Kasi pag na-over pa ng 1.5 hours, baka masunog mo siya. So, isi-set aside lang natin siya ng konti. Then, kukunin na siya natin sa tin mamaya pag alam natin na kasi medyo mainit pa siya, so makapit pa siya, di ba? Yan. Kumbaga, yan ang ipinamana ni grandma sa akin. Cream cheesecake. Okay, pakikita ko na sa inyo kung paano magtanggal ng aking ginawang cake para nilive ko muna siya ng mga 15 minutes para madali ko siyang matanggal. See? Kalog-kalog lang ng konti. Ito. Round mo siya para madali siyang matanggal. Okay, I hope na perfect ang gawa natin ngayon. Kalog ko lang siya para dali siyang matanggal. Then I hope. Then babalik tayo natin para yung design ay lumabas. Okay. Alatip natin. Okay. Ready? Are you ready? Okay. Okay. 1, 2, 3.
Ito na po ang finished product ng aking ginawang bread cream cheese cake. 1, 2, 3. Ta-da! Alright! See? Yan ang finished product ng aking ginawang, see? Moisture siya pagkakainin siya. Okay. Yan ang design niya. So, yan na siya. May design kasi yung aking pin. Kaya yan ang design niya. So, at yan ang lumabas sa aking ginawang red cream cheesecake. See? Okay. Pwede kong lagyan ng design niya. Pero dahil sa nag-craving na akong kumain ng cream cheesecake ko, hindi ko na siya di-design. Sa sa stomach ko na lang siya di-design. Okay, everyone. Pawis ko na. Thank you for watching. Until next time. Sana ay nagustuhan nyo ang aking bread cream cheese recipe. Thank you for watching. Pag ako dumalaw sa kung sino man na gustong magpagawa ng bread cream cheese na to, gagawin ko para sa inyo. Pero sa ngayon, hindi ko may bibigay sa inyo ang recipe. Kasi ito ay ang traditional recipe namin. Especially ni grandma. So, pasensya na. Pero pag ako nadalaw sa inyo, pwede akong gumawa nito. Thank you, everyone. Thank you for watching. Goodbye.